dahil anti-Marcos ang Supreme Court, eh, ako ay dinisbar. Dinisbar kita ako ng 1 year, hindi dinisbar. Kahit na walang dahilan. Usapan natin ngayon ang banta ni Secretary Larry Gadon na lahat na Supreme Court justices ay ipapa-impeach niya. Grabe! Anong dahilan? Okay, pakinggan natin ang kanyang pahayag. Tungkol ito sa disbarment case na isinampa niya laban kay VP Sara. Ako na impeachment sa lahat ng justices dahil hindi nila tinutupad ang kanilang tungkulin. Kung hindi nila i-impeach na i-disbar si Sara dahil dito, I will file an impeachment case against all of the justices. Hindi nila i-disbar si VP Inday Sara. Ipapa-impeach ko sila. Ano yan? Di ba pagbabanta na yun? Naku. Ang tapang naman ng Secretary Larry Gadon na ito. Supreme Court Justices na yan eh. Tapos pagbantaan mo ng ganyan. Oh, ano masasabi nyo? Talagang galit na galit siya kay VP Sara, no? Gustong-gusto niyang madisbar. Nandito ako ngayon sa Supreme Court upang ihain ang isang complaint against Vice President Sara Duterte Cabio. Yan ay dahil siya ay member din ng korte, siya ay isang abogada, ay gusto kong subukan ang pagiging fair at ang pagiging makatarungan ng Supreme Court sapagkat ako na kung saan ay wala naman talagang dahilan para i-dispar, i-dispar ako ng Supreme Court. Tuloy natin. Pagbabanta sa mga maestrado ng Korte Suprema ang pahayag ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon matapos ito maghain kanina ng disbarment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung hindi man ma-actionan ang kanyang reklamo sa ngayon, sa pagpupuna lang ng panibagong Chief Justice niya ito isusulong. Or kaya hihintayin ko na lang na mag-retire si Chief Justice Bismondo and then hihintayin ko na lang yung bagong Chief Justice na umupo. Kasi ito si Chief Justice Bismondo ay sinutsuburan kay Marite Dionin. Paniwala ni Gadon at may... Yan, isa na namang matinding akusasyon na para bang walang sariling desisyon ang Chief Justice natin ngayon, sumusunod lang daw kay Justice Marite Dionin. Ano naman ang pasihan niya ng ganun? Grabe, eh? So, pag hindi nyo i-disbar si Sara, ipapa-impeach ko kayo lahat. Mamaya nagbago. Hintayin na lang daw niya ang bagong Chief Justice. May isang pagkabasihan ng kanyang reklamo upang tanggalin sa pagkaabogado ang pangalawang pangulo. Ngunit na nakaraang taon ay pinatawan ng disbarment ng Korte Suprema si Gadon at tinanggalan ng lisensya bilang abogado dahil sa pagmumura at pambabastos ito sa isang mamamahayag. So yan ay... Ako nung una, bumibilib din ako dito kay Larry Gadon kasi Marcos supporter pa ako nung una eh. So lahat ang masumusuporta kay Marcos, bibig, hindi, okay ako. So ito, lumabas ang tunay na kulay. Grabe, na-disbar siya dahil wala, hindi naman niya nirespeto yung media, pinagsalitaan ng kung ano-anong salita. Ay di, may hangganan ng lahat. Pinatawan siya ng, natanggalan siya ng lisensya. Kaya ito, galit na galit siya, gusto rin niya madamay si VP Inday Sara. Ay more than enough para kumilos ang Supreme Court. Eh, moto proprio yung ginawa nila sa akin. Ibigay moto proprio din nila tayo si Sara. At ngayon, papatayin niya yung presidente. Tingnan ko ngayon ang tigas ng Supreme Court. Tingnan ko kung talagang totoo ang kanilang atikain na mag-administer ng justice o gusto nilang ipatupad ang batas dahil hindi fair ang lahat ng ginagawa ng Supreme Court. I don't know sa inyo ha, kung anong tingin nyo sa Supreme Court. Ako, buong-buo ang tiwala ko sa Supreme Court. Yan ang tingin ko. Kasi may mga inacquit nila na ito, mga drug lord pa ito ha. Convicted sa lower courts. Pagdating sa Supreme Court, na-acquit. Bakit? Technical. Yung mga dito sa baba, police ba, NBI ba, yung law enforcement agency, nag-violate sila ng batas. Hindi sinunod yung proseso. Kaya pagdating sa Supreme Court, hindi pwede yung ginawa nyo, kinastigo o nireprimand ng Supreme Court ang mga law enforcement agencies dahil bawal yung ginawa nila. Sabi ko, ito talagang batas is batas. Huwag mong suwayin ang batas kasi kung suwayin mong batas, kahit drug lord na yun, binibigyan pa rin ng ano. Kaya sabi ko, okay itong Supreme Court nito. Lately,
nag-issue ng temporary restraining order ang Supreme Court laban doon sa pagpapatransfer ng PhilHealth funds. O di, ako, malaking, napakalaking hakbangin ito ng Supreme Court na pinatigil niya. Ano pa, yung human rights cases na isinampa ka laban kay PRRD. Bago lang, nag-desisyon ng Supreme Court, binasura. Kaya ako, tiwala ako sa Supreme Court. I don't know, anong basihan ni Secretary Larriga doon, sabi niya, hindi daw patas kasi tinanggalan siya ng lisensya eh. Eh klaro naman yung pagmumura niya sa reporter, nakakaya. So siya siguro hindi niya matanggap dahil siya yung na-disbar. Kaya lang, napanood ko yung video kung saan sinabon niya yung ano, hindi talaga pwede. Sa isang panayam, sinabi ni Secretary Gadon na nasabi niya kay President Ferdinand Marcos Jr. ang paghahain ng disbarment complaint. Ngunit para sa Pangulo, hindi na niya ito kailangan. Sabi niya sa Viber message niya, sinabi ko na magpapay na po ito. He respects my personal decisions, pero sabi niya, hindi na kailangan, vote ka. Nananawagan din si Gadon. Okay, so ito, konting drama ito eh. Nagpaalam daw siya sa Pangulong Marcos Jr. na mag-file siya ng disbarment case. Sabi daw ng Pangulo, I respect your decision, kaya lang huwag na. Oh, parang pinapalabas niya na walang kinalaman ang Pangulo, huwag na. Eh bakit itinuloy pa rin? Di ba sinabihan ka ng Presidente, huwag na, bakit may tinuloy? So dalawa lang yan. Hindi siya marunong sumunod sa Pangulo. Mahina ang leadership talaga ng Pangulo kasi sinabing huwag na tapos itinuloy pa rin. Pag ako yan, huwag na. Hindi talaga huwag na. Pag gano'n, tawag, bakit mo itinuloy? Dapat gano'n. Kung talagang desidido ang Pangulo na huwag na, eh bakit itinuloy pa? O kaya drama lang. Para palabasin na walang kinalaman ng Presidente sa disbarment case. Na lumalabas na lahat ito initiative lang ni Larry Gadon. So yun ang mga tanong. Totoo ba? Na sabi ng Presidente, huwag na. Bakit? Sinuway mo ang Presidente? Doon na magbitiw na si Vice President Sara Duterte kasunod ng bandang pagganti nito ng assassination kina President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling ipapapatay yung manu siya. Mag-resign siya. Dahil sinisiguro ko, siguradong-sigurado ako na sa next Congress, siya ay i-impeach. Samantha. Ayun, mag-resign siya. Ano, payag ba kayo na mag-resign si VP Inday Sara? Hindi sila Larry Gadon ang manawagan. Dapat yung 32 million people, pag yan ang nagsalita, sige, kailan. Lumalabas ngayon sa dito sa social media, magbasa kayo ng mga comments. Ako, mahilig akong magbasa ng mga comments. Ito, magbasa tayo ng comments dito mamaya. Lahat pumapabor. Hindi naman lahat, karamihan. Sumusuporta kay VP Inday Sara. Magbasa tayo.